nag-issue po ang Pangulo ng declaration na binabawasan na yung working holidays na kung saan doble yung bayad ng ating mga manggagawa. Yung pong November 2, December 24, at December 31, hindi na po... Holiday pa rin. Working holiday. Hindi na po siya dang working. Ano po ang implication daw nito at ano ba ang saysay? Anong value ng ganitong... Ibig sabihin yan, kapag hindi ka pumasok, no work, no pay. Yan. Ngayon, kung pumasok ka sa araw ng November 2, o kaya December 24, o kaya December 31, yung sweldo mo parehas din. Wala nang premium. Pag ikaw pumasok, hindi ka gaya dati na they are declared non-working public holiday. Eh, pag noon, pag hindi ka pumasok, eh, bayad pa rin, di ba? At kung pumasok ka, doble. At pag nag-overtime ka, another 30% increase. So, iba na ngayon. Under the order of the President, November 2, December 24, and December 31 have been declared as working holiday. Yun. So, walang premium. Ipapasok ka. Kung hindi ka pumasok, no work, no pay. Tinatanong po ng marami, ano daw po ba ang logika ng ito? Dahil binabawasan natin ang take-home pay ang ating mga manggagawa. Hindi naman nababawasan. Yung pag pumasok ka, you get your pay as provided by law. Hindi, at ang bentahin ay it will be down in the productivity of our business. Kasi at siyempre nung araw, mabigat sa mga employers yan eh. No, at saka, pag hindi pumasok, wala kang magagawa, di ba? So, sayang yung araw. Ang daming affected hours of production. Kaya, minabuti ng ating Pangulo na itong mga ito, wala namang historical or cultural significance. Dapat holiday, pero working. Ay, pwede kang mag-celebrate, pero yung wala premium sa ninyo. Tatrabaho. Hindi na gaya ngayon. Pag pumasok ka, doble. O, mabigat yan si employer. Gusto mo mapahaba yung ano mo, yung bakasyon mo. Di mag-avail of your credits. Ganun. Yung credits ka na lang.